Paano po ba ang tamang pagbibigay? Bagamat oriented na po kayo, pero kailangan ko po siyang ulitin. Panahon po ng wealth transfer ngayon. Pinurob ng Diyos sa atin ang katotohanan ng salita niya nung nakalipas na taon. Sa gitna ng lockdown, binilis niya po tayo. At hindi po siya Diyos ng pag-atras, siya po Diyos ng pag-abante. Kaya kung tayo binilis niya nung nakalipas, expects much greater na blessing. Remember, pag siya po'y nag-pour out ng glory greater kaysa past, ang blessings ganun din. Ang revelation, ang insight, ang understanding sa Holy Spirit at yung harvest ng kaliluwa. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi pwedeng siya po'y gamuha sa atin ng dakilang bagay last year. Tapos ngayon po'y lesser things. At binigyan niya tayo ng blessing last year na dakila at ngayon po ay lesser things. So kailangan intindihin niyo po, God is a God of multiplication. He's the God who always do greater things than what He've done in the past. Kaya napakahalaga na maintindihan po ng lahat ang gagawin ko upang lang sa ganun na hindi nyo po mamiss ang biyayang ito. At gusto ko pong makinig po tayong lahat. Kailangan gawin ko po ito para sa inyong kapakanan. Dahil marami po sinayang po yung benefit ng mga nakalipas na taon pag dumadating ang January. Masyado po ako nabuburden. Kaya ngayon, I am doing my best para educate po ang lahat. Lalo-lalo na po yung nagmi-miss po ng first fruit at patagal na po hindi nagtatight at nag-o-offering. Hindi ako lang sasawang magpaalalang. May panahon pa para magbago. Kung hindi tayo sumunod noon, sumunod tayo ngayon. Kung mabagal tayong sumunod noon, bilisan natin ang pagsunod ngayon. Kung tayo po yung nag-iisip kung susunod po tayo noon, huwag na tayo mag-iisip na sumunod ngayon. Sumunod na po tayo kaagad ngayon. So ito po ang tamang pagbibigay. Gusto ko pong tumingin po kayo sa akin, mga anak, sa NCR, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at bawat bansa, at kayo pong lahat na nandito. Inuulit ko po, maraming blessing na pinoraot ang Diyos kada buwan ng January. Hindi po natin sinusunod ang instruction. Uulitin ko po, ako po yung magtuturo ng malinaw. Ayoko pong kami lang po ni nanay at ang pamilya ko po yung umaapaw sa biyaya. Gusto ko po lahat kayo. Iba po yung bless ka sa umaapaw ka. Huwag mo natin kakalimutan yan. At sa Jesus is our shield, hindi pwedeng bless ka lang. Ang pangako niya po sa atin, bless and wealthy. Kaya kung bless lang po i-claim natin, hindi sa Lord yun. At kung wealthy lang, hindi rin sa Lord yun. It must be bless and wealthy. Yun ang pangako niya, doon ako nakahawak eh. At pinuprove niya po yun. Kaya, dapat lahat ng bakit ilalagay. Sa bawat chapter, hindi man magbigay ang ating mga anak at kongregasyon sa lahat, at least nandiyan yan. We give them opportunity to overflow in the blessings of God. Not just to be blessed, but to overflow. Amen? Naliwanag po ba yan? Ito po ang tama. Panahon po ng first fruit ngayon. Pagka ikaw ay blessed na blessed, at ikaw naman ay may kinikita buwan-buwan, meron ka namang tinabi, kasi blessed na blessed ka. Umaapaw ka sa biyaya. So, ang dapat mong gawin, huwag mo nang intayin pang dumating yung katapusan kung kailan pa, saka ka magpi-first fruit. Kasi may pera ka na eh. So, ito po yung halimbawa rito. Ito po yung budget ng tatlo naming anak. Si Rapi, si Rachel, si Junjun. So, ako po nagbibigay ng budget nila buwan-buwan. Pangkain nila, panggatas ng mga bata, hindi kasama rito yung pag-aaral ng mga apo ko. Iba pa po yun. Ito po yung pagkain, gatas. Tatlong pamilya po yan, hinati-hati. Si Rapi, si Rachel, si Junjun. Kung ilan po yung anak nila, so nakabudget po yan. Dahil ako po nagbibigay, bless ako sa dami ng biyaya na natanggap ko. Kasi bigay ako ng bigay eh. So, marami po tayong pera, umapaw tayo sa biyaya. Hindi ko na kinakailangan intayin pa yung katapusan. May pera na ako eh. Eh, yun naman ang budget nila eh. Buwan-buwan. Ba't ka mapapatagalin? So, ito, ibibigay ko na yung first fruit nila. Alam po nila yun. Kasi yung iba, ang ginagawa ng maraming may pera na, iniintayin niya po yung katapusan. Eh, nangyari, nung nagka-problema, nagalaw. Yun po yung problema noon. So, pag ina-advance mo yung blessing mo, dahil umaapaw ka na, eh, di-advance din yung blessing mo. Ito po yung tamang pagbibigay. And I'm praying na makita natin to. Ayan. Alam na po yan ng aming tatlong anak, ng aming mga manugang, ng aming mga apo. Wala silang hihingi kay tatay, sa Lord na sila hihingi kasi yung budget nila, pinersprut ko na. Eh dahil ako naman ang nagbibigay, so hindi ko na patatagalin. Yun ang ibig sabihin yan.
first fruit nila yan. So ngayon ako, hindi pa ako makapag-first fruit. Pupwede ko mag-antay ng katapusan kasi depende yun sa makukuha kong labgi kung may makukuha ko. Kasi January nga ang first fruit eh. So yun ang ibibigay ko. Nakuha niyo ako. Lala naman ako specific na sweldo, hindi kagaya nila, fix yung kanilang allowance, kaya po pwede ko ibigay. Pero ako, hindi pa ako pwede makapagbigay. Kasi wala pa ako natatanggap sa buwan ng January. Pero magbibigay ako. At ito naman yung first fruit ko, pero kahit wala pa ako natatanggap. Pero kung may matatanggap ako, lahat yung ibibigay ko sa Lord. So ito yung bunga ng pagiging blessed ko. Nakuha niyo ako? So yan. Yan yung tamang pagbibigay. Hindi tayo dapat nag-i-struggle eh. Inuulit ko. Hindi na mahalaga kung gano'ng kalaki ibibigay niyo o kung gano'ng kaliit. Magbigay po tayo ng maayos at tama. Yun po ang concern ko. Because God is a God of order. At pag nagpapaliwanag yung aking mga anak na pastor at pastora sa pagbibigay, hirin na bro, dahan-dahanin natin. Hindi to apurahan eh. Kasi blessing to ng mga anak ng Diyos. Apektado yung hinaharap nila. Hindi lang sila, bawat pamilya lang, bawat isa. Now, ayan. Ang dami ko pong blessing nung nakalipas. Siyempre, binilis niyo ako, binigyan ako ng Lord kung saan-saan galing blessing ko. So, wala akong tigil na nagtatights na nagtatights. So, itong mga nakalipas, marami pong humabol na blessing kay tatay. So, ito na naman yung tights ko for the month of December pa to. So, yan. Ayan, tights ko. Nulo ko na siya ngayon. At pwede pa ako magdagdag ngayon, depende na yon sa leading ng Holy Spirit kasi marami akong pera eh. Pag sinabi, anak, magbigay ka pa, so magbibigay ako. Hindi na namin pinag-uusapan dito yung order. Ang pinag-uusapan dito, ownership. Depende sa faith nyo yan eh. Nakuha nyo ako, ito order. Pero pag mature ka na kagaya ng Lord, wala nang order na pinag-uusapan kami ng Lord, ownership. Anak, ibigay mo yan. Kagaya nun, no? Binigay ko 3 million sa dwelling place. Walang order na pinag-uusapan doon, ownership. Nakuha niyo ko? So, yan. So, pagkatapos ko magbigay ng tithe, ito yung monthly pledge ko sa TV. Nakuha niyo ko? So, dapat katapusan ng December. Eh, wala namang gawain. So, ngayon natin binigay, tinapat natin. So, monthly po yan. Ito po, eh, nagkakahalaga ng 20,000. Television at saka radio. Monthly pledge ko yan. Magmula nung nagkaroon ako ng pledge sa TV, hindi ko po alam kung ilang taon na dumaan at saka radio, binibigay ko po yan palagi. Hindi ako nagpalya kahit nasa abroad ako. Hindi ako nawawala ng pera eh. Hindi ko nauubusan. Kaya ako nagpapatotoo ko, pag nagbibigay ka ng buong puso, hindi ka pwedeng mawala. Imposibleng mawalan ka. Kasi yung sabi niya, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Sobra-sobra sa binigay mo. Ito po ang tamang pagbibigay. So yan. TV, radio. So, dwelling place. Ayan, dwelling place. Nakuha niyo po ako. So, ito, mission travel. So, ayan. So, ito, fasting. Ayan. Fasting. Asa yung sa trucks? So, ayan. Ayan ang tamang pagbibigay. Inuulit ko, nasa baryo ka, nasa bukid ka, nasa bayan ka, nasa Pilipinas ka, nasa Banusa ka. Ito naman ang principle ng Diyos eh. Hindi naman ito pang syudad lang eh. Ang word of God pang lahat. Kung hindi man magbigay ang lahat, wala tayong problema ron. Kung ano yung kaya mo, yun ang faith mo, yun lang ang blessing mo. Kasi principle yun eh. Ngayon, kung gusto mong tumami, ito mag-step po, faith ka. Yun yun eh. Now, kung kayo yung mag-prepare fruit, dahil mag-prepare fruit ka na, eh, buong sweldo mo ng January, eh, hindi mo na pwedeng bigyan to. Kasi binigay mo na lahat eh. Dito ka maglalagay sa prepare fruit. Pero, kung gusto mo pa ng biyaya at kaya pa ng faith mo at marami ka pang perang naiwan at kaya ng faith mo na ikaw nagpasya, walang pilitan, eh, pwede kang maglagay. Pero kung okay ka na sa first fruit, wala rin question. Basta magpi-first fruit ka. Now, kung hindi ka magpi-first fruit, ay dilagyan mo to lahat. Yun ang ibig sabihin. At yung iba naman, eh hindi nila magawa na mag-first fruit ng biglaan, ay yung nga yung pinapaliwanag ko kasi ang dami-dami, tagal-tagal lang sa abroad. Yung first fruit nila, umaabot hanggang May, iba hanggang June, hinahati-hati. Walang benefit yun. Kaya kung nagawa nung nakalipas yun, may pagkakataon para magbago. Yun na naman ang punto ni tatay. Amen? Kasi pag pinatatagal mo hulug-hulugan, eh anong pagsunod dun? Walang faith na pinakikita ron eh. Tsaka para tayo nitong nasa mundo. Naunawaan niyo ako.
Ang pwede lang natin hati-hatiin dyan, yung maliliit na limang tinapay at dalawang maliliit na isda para dumami. Nung actual mismo, binigay lahat sa Lord yan. At mag-multiply sa kayo na hati-hati. Aliwanag po ba yun? So yan. Kaya ngayon, talagang hindi pa kaya ng faith ng ilan. No? Hindi naman to para sa lahat. Specific to ng ilan. Hindi. Dalawang bigay yung first fruit mo. At pag nabigay ka ng unang part ng first fruit mo, yung susunod sa February, o maaaring umabot ka ng March, ay obligado ka magbigay ngayon ng tithe, TV, radio, mission of love. Kasi kung magbibigay ka lang ng first fruit ng kalahati at hindi ka magbibigay dito, wala kang binigay. At sa susunod ka uli magbibigay, wala kang binigay. Inikot mo lang. Maliwanag ba yon? Yung ibibigay mo sa tithe, TV, radio, mission of love, dwelling place, inikot mo lang. Ilagay mo sa isang bucket, pero wala yung iba. Ngayon, kung bigla mong ibinigay ng buo, okay lang yun. Pero yung hati-hatiin mo buwan-buwan, obligado ka magbigay ng tayo, TV, radio, yan. Maliwanag po ba yun? So yung mga mature na, sanay na rito, at doon sa mga bago, kung anong kaya mo, bahala ka. Kasi walang pilitan dito eh. According to your faith. And by the way, lahat tayo sa Diyos nagbibigay. Walang pinupuntahan ng pera, kundi gawain ng Diyos. Maliwanag ba yun? Para lahat tayo bless. And then, pagkatapos nating magbigay ng maayos, ng may katapatan, ng may kagalangan, expect financial earthquake. Remember, bago tayo gumawa ng anuman, nakikita niya ang puso natin. Amen. Nakikita niya ang puso natin. Honesty sa Diyos. Kung ito lang ang kaya natin, maliit na amount, okay lang po yun. Basta nakita ng Diyos yun ang pinaka-the best natin. Huwag po nating i-routine ang pagbibigay. God is a God of order. At pag tayo po'y nasa order, ang blessing po natin umaapaw. Inuulit ko po, ang kasaganaan ay hindi pagkatapos ng rapture. Ang walang tigil na wealth transfer ay bago mag-rapture. Asahan natin ang pangako ng Diyos. And lastly, ano man ang sitwasyon mo at na-test yung faith mo, ang bigkasin mo ay ang pangako niya, hindi yung nangyayaring pangit sa paligid mo. Amen. O yan. So Lord, thank you. Muli mo kaming tinuruan. At salamat. Dahil lang hindi namin nagawa noong gagawin namin ngayon. At ang na-miss namin maraming kasaganaan ay may enjoy namin ngayon. Salamat po na kaya mo pong utusan ng biyaya from the east, west, south, and north at utusan ng mga anghel na hihati dito sa amin. Hindi na po namin na alamin kung anong kaparaanan ang gagawin mo. Ihintayin na lang namin ang blessing sapagkat ang sabi mo, I will command the blessings. I will command the blessings. And now we receive what you commanded. We receive it, Lord. Thank you. And multiply all these givings a billion times till we reach the world. For it is written, our giving is our blessings, and those who give always receive. It is done. And all God's people who are blessed and very wealthy and healthy, who finish the will of the Father, agree with me, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.